Ang tanong dito, ano bang kalagayan, ano bang kondisyon, sitwasyon nito? Kasi nasa kuwan na ito eh, sa White Throne Judgment. Final Judgment. Walang ang kuwan dito, wala itong lugar na specific. Halimbawa, itong church natin. Diba, kumbaga, tayo-tayo na lang. Wala ka nang makita ng iba, kundi kumbaga ito ay isang loob na ng hukuman. Fourth room. Ngayon, wala ka nang makikita ng iba, kundi tayo-tayo na lang. Yung maghahatol at yung mga aklat. Ngayon, sino yung mga aklat? Yung mga tao, books. Ngayon, paano tayo naging books? Dahil doon nakasulat ang mga bagay na ginawa natin sa mundong to. Okay. Sabi doon, nabuksan ang ibang aklat at ang mga buhay. Ngayon, at kinatulan sila ayon sa kanilang ayon sa nasulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Verse 13. At ibinigay ng dagat ang mga patay. Yung mga patay sa dagat na nasa kanya. Ibinigay ng kamatayan at ng halis ang mga patay. Meron ba mga patay sa kamatayan? Sabi doon, ibinigay ng kamatayan at ng hadis ang mga patay na nasa kanila. Ibig sabihin, meron ding hawak si kamatayan at meron ding hawak si hadis. Sino si kamatayan? Hindi yung angel na kamatayan. Sino ang hadis? Hindi yung lugar na yung mga patay na andon, yung sabi nga, yung isang lugar ng mga patay. At ang mga patay nasa kanila, sila hinatulan bawat tao ayon sa kanya-kanyang mga gawa. Yan tanong dito. Ato, 14. At ang kamatayan at ang hadis ay binulid sa dagat-dagatang apoy. Ha? Ang topic natin dito ay dagat-dagatang apoy. Ngayon, si kamatayan at si hadis, hinagi siya doon sa dagat-dagatang apoy. Ano ba ito si kamatayan at si hadis? Ano ba ito? Ha? Abstract? Okay, abstract. Sa iba kami na no. Pero sa akin, si kamatayan ay espiritu, si hadis ay espiritu, at ang Diyos ay espiritu. Okay. 14. At ito ang ikalawang kamatayan. At dagat-dagatang apoy. At ito ang ikalawang kamatayan sa mga tuwid ang dagat-dagatang apoy. Okay. Ang dagat-dagatang apoy, ako sa aking pagkakalaman, di ba, si Father Francis, ang impyerno ay nasa Mars ba, Father Francis? Jupiter, o saan ba sa'yo, sabi mo? Sa sun? O saan ba? Mercury? O sige, basta yan ang narinig ko. Ang impyerno ay nasa? Hindi. Wala sa Earth, sa Mars. Gusto niyo pumunta sa Mars. Mag-abroad. Okay. Sabi doon, Hebrew 12:29 ba yun? Buksan natin. Makisuyo na lang. Sino ba yung creator dyan? Hebrew 12:29 hata yun eh. God is the consuming fire. Okay, 12:29. Sabi dyan, God is a consuming fire. Totoo ba yan? Siya ang apoy na tutupok. Anong tutupok? Ilan Diyos? Diba ang lahat ng kasalanan? Lahat ng bagay na masama? Lahat ng bagay na sabi nga, labas sa kanyang mga kalooban. Okay. Ngayon, itong
ulitin ko lang, parang mga 2012, nabasa ko ito at nagtatalo kami dito ni Barney Jerry kasi bakit daw ang Diyos impyerno? Pwede, sabi sa Bible eh. Diba? Ang Diyos ay siya ang Diyos na namumugnaw. Ang tanong doon, kaya bang pugnawin ng Mars o ng Mercury o ng Sun si Kamatayan o si Hades? Kaya ba niyang tunawin? Kaya niya bang i-consume? Diba? Kung meron pa, paano papatayin ni Jesus Christ yung Antichrist? Ang Antichrist ba, physical o spiritual? Physical? Okay. Si Satanas ba, physical? Ngayon, pag sinumpok ba yung spiritual, damay ba ang physical? Damay. Kung masumpok, mapugnaw yung physical, hindi mo pwedeng pugnawin ang spirito. Tama. Okay ngayon, paano mapupugnaw ang spirito? Okay. Basahin natin sa parang Colossians. So, Colossians 2. Sige. Nalimutan ko na eh. At sabi doon, pupugnawin niya ng kanyang hininga. Pupugnawin niya ng kanyang hininga sa kanyang pagbaba. Colossians, right? Second Thessalonian? Okay. Pupugnawin ni Jesus Christ sa kanyang pagbaba ang Antikristo. Okay, so yung ay, yung pupugnawin ng kanyang hininga. Second Thessalonian, hindi parang mo. Pupugnawin, tiyan mo. Hindi yung Pilipos, Colossians, parang gano'n. Hindi, basta lang po yun. Hindi yung Colossians, Pilipos. Hindi, isang yung testament ko yun ako. Second Thessalonians, yun yan natin. Umutan ko. Ay, hindi, ito. Second Thessalonians 2:9. Okay. Second Thessalonians 2:9. Ito. Ay, hindi, 2:8 pa. 2:8. Okay, basahin ko. So, mas maganda makita din ang lahat. Okay. Second Thessalonians chapter 2 verse 8. Mira. Okay. Tagalogin ko. At kung magkagayoy mahayag ang tampalasan na papatayin ang Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig. Ano bang hininga ni Jesus Christ? Hininga ng kanyang bibig. Di ba spirit yun? Ang pupugnaw kikamatayan na espiritu, kihadis na espiritu, espiritu din ng Diyos. Ngayon, walang iba pwedeng pupugnaw doon sa kikamatayan at sa kihadis, sa espiritu na yan, maliban na yung espiritu din. Isang bagay yan. Ngayon, si kamatayan at si Hades, parehong espiritu 'yon. Napupugnawin sila ay ihahagis sa dagat-dagatang apoy, napupugnawin. Ang dagat-dagatang apoy doon, yung lake of fire ay 'yon Diyos. Okay. Meron pa, last na ito. Sa awit 139. Psalms 139 verse 7 or 6.
1, ay ito. Verse 8. Gawin ko ang aking higaan sa Siyon, narito, ikaw ay nandoon. Nasaan daw? Oh, 139. Sabi doon, kung si David ang sabi nito, kung sumampa ko sa langit, nandiyan ka. Kung gawin kong aking higaan ang Siyon, sabi sa English, di ba? Narito, ikaw ay nandoon. 139 verse 8. Ibig sabihin yan, yung Diyos, siya ay omnipresente. Ngayon, sa kalagayang, nasahin, andun siya. Anong kalagayang mga tao nasahin? Di ba, tawag doon, tormisyon, mahirapan. Ngayon, anong ginagawa ay ang Diyos, ibig sabihin, nagpapahirap niya doon sa mga tao may nagkasala. Ngayon, yung kalagayan na, yung pagpugnaw kay kamatayan, kay Hades, ay sa pamagitan din ng Diyos. Siya ang Diyos na namumugnaw sa anumang bagay, sa espiritu, kisitan, siya rin ang pupugnaw. At, okay, last na to. Ano ba ang kalagayan ng Diyos? Ang Diyos, siya yung nature, siya yung kalikasan. Sa pag na, hindi ko na malalang talata, pag nakita kita ko yung mga gawa, nakita ko yung Diyos. Ang kalikasan din ay Diyos. Ang nature ay Diyos. Okay, yun lang siguro. So yun po, baka may gusto na pong magtanong. Suso? Thank you. Friends? Close naman tayo. Ipaka-desert na ako ng game. Na-realize ko, Mother Church, parang magkaiba tayo ng standard sa verse. Pero, naniwala naman ako na God is a consuming fire. Ngayon, inisip ko ito. Sa verse 30, na Revelation 20, ito po yung aming, pag-isundan yung mga katabi nyo, libo ng buklat ninyo, pag binuklat nila, papasan nyo, tapos naririnig ninyo, ganun. Si, nakamayan ko. Created dyan. Tapos, yung sa likod, hindi ba? Okay, yung ko dito, and the sea gave up the dead, which were in it. And the dead and hell, tingnan niyo po ito, the dead and hell, paano mo delivered up the dead, which were in them, and they were judged according to their works. And death and hell deliver up the dead. Also, inanong yan. Diretso pa natin. 40. The dead and hell were cast in the lake of fire. This is the second death. Paano yung nangyari yung death and hell? Itong death na to, hindi to tao, hindi to hayop, hindi to espiritu. Ito, patata dito. Yung hell din, hindi yung espiritu, being. Hindi yung being. Yan ay isang abstract na bagay, dimension, siyempre, dimension. Or kalagayan. Paano ilalagay yung death and hell were cast into the lake of fire? Ang topic natin, lake of fire. Ang topic po ay lake of fire. Sino ba yan? Saan? Kailan yan mangyari? Saan yan? Lokasyon yan, di ba? Saan? Location.
Eh, ilalagay daw yung death at yung hell sa lake of fire. Ilalagay, no? So, parang itatapon doon. Pag tinapon doon, wala na. Paano mabubura yun? Yung death and hell. Siyempre, lahat ng namatay doon sa taas, pag yung lahat ng namatay, 30. Ayun yung lake of fire. Tingnan nyo ba? Lake of fire. Total annihilation. Saan ito pwede na din yung brother gan, no? Basta lake of fire. Outside of the world. Outside of the globe. So parang, ano? Okay. Ayun si Satan. Punta tayo dun sa verse na binanggit ni Pastor. Pupok na rin ng Panginoong Yesus sa kanyang hininga ang masama. Actually, hindi yung lake of fire. Yung wicked doon. Si Satan yun. So, hindi yung lake of fire pupok na rin ng Panginoon. Okay. Yan. Okay. Sino gusto pumunta dyan? Eh, sabi ni Buddy George, Diyos yan eh. Gusto nyo pumunta dyan? Okay, kung andiyan sa Lake of Fire, sino gusto pumunta sa Lake of Fire? Okay. Balik tayo dun sa verse. Yun lang yung ano ko, yun lang yung isip ko. And the sea gave up the dead which were in it, the dead and hell deliver up the dead. Yung mga namatay, diniliver, parang ipinalik ng death at ng hell, yung lahat ng namatay. Anong ginawa? Ni-resurrect? Nabuhay po yun eh. Ano ibig sabihin ng nabuhay? Eh, ano yan, Brother George? Okay, ba? Tama, hindi naman siya si nakasulat resurrect. E tanong, paano mo sila mapaparusahan kung hindi mo sila bubuhay? Ito ba ay spirit lang lahat sila at body? Paano i-give up ng yung dead, ng, yung mga dead, ng dead? Kung hindi sila bubuhay nun eh. So, hindi pwede ilagay yung gate of the dead ng death and hell kung hindi sila muli ibabalik yung body. Or, kung hindi naniniwala si Brother George, lahat yan ay espiritong nakatayo na lang doon. I think no. Why? Kasi, walang kwenta kung i-game up pa ng sea. Eh, ano yung sea? Literal, spiritual. Nasaan yung mga spirito? Nasa dagat? Nasaan? Nasa dagat? Wala. Kaya nga, yung death at yung hell, ito yung spirit, and the body, yung death. So, bubuhayin ulit ang term ko, resurrection. Pero hindi glorification yan. So, spirit and body ang ibabalik sa kanila at tatayo muli sa harapan ng Diyos. Balik mo yung illustration. Sana nakuha yung punto ko, ah. Sa taas doon banda. Hilahin natin. Wala, no? Yan, pa. Ito. This is the great white throne judgment. The books that were open, this is the book of life. And there are books that open the book of deeds according to their works. Who are the people standing before God? Dead and
small and gay. Ito yan, bakit naka-black sila? Kita nyo black? Itong mga to, kaya sinabing gate up the sea, or sea gate up the dead. Yung espiritu naman, wala lang sa, wala sa meat, sa silang. Hindi lang espiritu yung ibabalik, pati body. So, pastor, mamaya mo na lang tanongin. So, they were judged. Ito na yung ano ko. What, who is the lake of fire? And, saan yung lake of fire? Ito yung naisip ko. Pwede pa naman itong mabago. Kasi medyo kulang yung talata, yung mga verses natin. Kung sino yung lake of fire? Another dimension, dimensional, ano? Totoo, God is the consuming fire. Kaya man tinatanong ko kayo, kung gusto ninyo mapunta sa lake of fire, ibig sabihin, mapupunta kayo sa Diyos pag na lake of fire kayo? Isa pa? Isa pa? Itong lake of fire, ang sabi niya, itatapon yung death and hell. So death represent all dead, all people na mamamatay. So those people that will be dead, ilalagay doon yun. Saan? Sa lake of fire. Ito yung ano, balik tayo sa verse. Yung word na cast into. Saan na? Cast into. Cast. Pwede na lang sa tagay ito. Pa-click-click. Pa. Ibig sabihin yan. Ba-ano? Babil? Banyo. Put. Pag sinabing put, sige, tingnan natin yung meaning niya. To throw or let go of a thing without caring with its fall. False. Cast to give over its one care uncertain. Ano pa isa? To put into. Insert. Ang Diyos, lahat ng dapo siya, di ba? Ngayon, inisip ko nga, babalik ulit ako dun sa tinatanong ko kanina. Kung gusto mong pumunta sa Diyos, malay ko pa ka. O yun, yan, yung death and hell, paano mo ilalagay yung hell sa lake of fire? Sino yung gusto mo lake of fire? Taas kamay. Sino yung gusto mapunta sa Diyos? Yan. Gusto nyo lake of fire? Oh, yes. Para mangyari yung death and hell was put into I am actually ito, wala pa akong ano dyan. Pero ang una kong naiisip dyan, ito yung earth labas yung dati kong unawa to yung lake of fire. Kasi yung put into. Tingnan nyo yung illustration. Pakitingnan yung illustration. Ito yung earth. Pakita mo na yung earth tapos tong lake of... Hindi, paliitin mo. Ayan. Nakita nyo yung earth? Nakikita nyo ba? Amen? Amen! Amen! Amen. Okay. Ito yung white throne judgment. Ito yung earth. Pag sinabing yung put into, wala yan dito. So this is part of death and hell na ilalagay put into. Okay? Pwede, emergency na po ba? Emergency na po ba? May malapit na hospital yan. Kailangan lang niya mag-review. Okay, pa-pray mo natin, brother. Sige, let's pray. Okay, it's very
Tayo tayo lahat. Let's pray. May hands tayo lahat. Tayo tayo lahat. Tayo. Pikit na kayo, pikit. And tutok niyo yung kamay niyo dyan. Kay sister. Kasama ni ng sister mo kaya si sister. And pag-pray natin. Pikit kayo lahat, pikit. Maraming Diyos, kapagpasa mga pagkanda sa pan, pakita mo sa kapatid na tayo po. Aming Diyos, hindi nagbabago. Pag-pray kayo mga kabataan. The same, yes, the same. Ikaw ay may sabi, Ama, ano man ang tatalian sa lupa, tatalian sa langit, ano man ang pangulan sa lupa. Yung nasa labas, pwede kayo mapasok. Ikaw ay may sabi, Panginoon, at kalapit sa mga tanda ito, isang pala sa pangalan mong magpapalabas sa demonyo, magsasalita ng bagong wika, magsihawak sa ahas, at makainom na lason sa mga paradigma at katilapan ng pangalan. Ama, sa Jesus Christo, let the power healing manifested, Father. Let the covering of the blood of Jesus Christ sa bawat pamilya narito. Pakipamilya ko. Amen. Ano man ho ang pagkakasala ng batang ito, maging ng kanyang nanay, patawarin mo Diyos. Kayo hinihili ko namin ang total healing. Let the divine healing, ether healing, sa buhay ng bata. Amen. Ikaw na Espiritu ng hikat. Yes. Sa pangalan ng Jesus, tumbas ka sa bratang ito, injected. I curse you by the blood of Jesus. Get up! Pero bunod kita sa katawan ng batang ito, Espiritu na generation na hika mula ngayon. Lumabas ka, binubo sa katawan ng batang ito, tapos din sa tapat ng nasit, apoy ng Panginoon. Laksa ka na kaya hengra! Espiritu na hika, lumabas ka. Espere ka, huka, huka! Lumabas ka riyan, ikaw na generation na sakit na hika. Lahat ng virus mula lang mo, pinupulso ka ng isang pahal. Mula ngayon, nasusulat sa tanas ang ipinagbabawal sa lupa, ipagbawal. Get up! By the blood of Jesus Christ! Yes. Lahat na impulensya mo, espiritu ng hika, karamdaman, panghihina sa katawan, lupas ka sa kanya. Wala kang kapang upang panahan dyan. By the blood of Jesus Christ, get up! I rebuke you! Get up! By the mighty name of Jesus Christ, pinupotor namin ang iyong sumpa sa batang ito, maging sa kanyang pamilya. In Jesus' name, I curse you by the blood of Jesus Christ. Mula ngayon, sinasaraduhan kong pintuan mo sa batang ito. Sa pangalan ng Jesus, Ama, sa Jesus Christo, pinapatay mo ngayon. I declare that may hiling sa buhay niya. Eternal healing. Mula ulit sa lapangan mo. Back to original. The restoration of corporate healing sa buhay ng batang ito. In Jesus' name, yes. Let the power healing tulog. At ang pahuli ko, and the blood of covering sa buhay ng batang ito. Jesus. Amen. Okay. Okay, ito lang yung gusto ko pa isang sabihin. Paano yung tao? Ang Diyos ba may literal fire? So ang Diyos may literal fire. Meron din siyang yung sinasabi niyang ang quench of all fire. Saan yun? Meron din ba siyang spirit fire? Itong spirit fire, ito yung anointing, ito yung word, ito yung revelation. Yan. And hindi lang to yung literal fire, nandito yung siyempre literal, nakikita. Yung spiritual fire, dito nakikita. Okay, so yun, may ganun ang Diyos. Ngayon, para maramdaman ng tao kung siya ay pinatayo, nakita niyo po ito, pinatayo sila dito sa harapan ng
Great White Throne Judgment. Then, i-judge sila according to their words. Then, ipatapon sila dyan. Para sa akin, yun yung mga nangamatay, tapos bubuhayin sila ulit. And, ilalagay sila dun sa... Kasi pag... Ito nga yung verse ko nga, kaya nga bubuhayin kasi gave up the dead. The sea gave up the dead. So, yun yung ating ano, reason. So, sila ay nangamatay, hindi lang to spirit, kundi ito ay ano, I-judge sila, papatayin sila, paparamdam sa kanila. Papatayin sila, then ibubuhayin. Yes. Opo, yun na. Yun ang gagawin. Kasi nga, judgment to all their words na yan. Hindi yung bawal, kasi nakalagay eh. Basahin po natin. Yun na nga yun. Kung sila'y pinatayo doon, para saan yun? Mararamdaman ba ng spirito yung pagdudusan nila? Paano mararamdaman? Ano ang pupugnaw sa kanila? Five senses. So yung spirit may five... spirit may five senses. Yung soul, dalawa. Apo. Ayan. Yung body, lima. Paano nyo nalaman na may lima yung soul, may lima yung body? Ang soul, dalawa na. Yung body. Ang nakita ko dito, may body pa rin, ibabalik yung body nila, paparanas din na masakit yan eh. Ngayon, naniwala naman ako, itong dalawang to, hindi to pwedeng anuhin ng literal fire. Hindi siya pwedeng sunugin ng literal fire. Amen? Amen. Ito kayang sunugin to, literal body. Yes. Okay. Ang body, sa panahon ni Bishop Sandra Kabitigo, apo. So, hindi siya kayang sunugin ng literal fire. Ngayon, ito po yung ano ba talaga ang lego fire? Literal fire or spiritual fire? Dalawa yan. Okay, so balik ako, last na to. So verse natin sa Bible. Bible verse. Laisa, pakilagay, pakipush. Where is the Bible? Okay, balik. And the sea gave up the dead which were in it. Paano napunta doon yung espiritu ng patay? Hindi umalis yung espiritu. So, nanatili sila doon sa sea. Namatay sila, pero paano sila nanatili doon? Espiritu na lang sila. So, nandun na lang sila. O nandun sila sa hell. Hindi, specific po yan eh. Mali ba na lang kung ito'y gagawin mong spiritual? This is literal. And ito, and I think, those dead which was in the hell. So that is condition ng or dimension condition ng kanyang nakalagayan. Ito, buhay ka naman, hindi ka naman namatay. Kasi physical lang yung namatay. Pero buhay, nandun ka. Nasaan ka? Nasa dagat ka pa rin? Wala na. Nandun ka sa hell, sa aspeto ng Tartaro. Kung, of course, this is unbelievers. Yan ay hindi ligtas. For me, this is para lang to sa hindi ligtas. Kontra ako doon kung ito sasabihin na iligtas. Hindi ako maniniwala doon. Kasi there's no condemnation
There is therefore that no condemnation to those who are in Christ Jesus. Mike. Paabot ng mic, cordless mic. Okay, sa akin parte, sa judgment of nation, may maliligtas. Sa akin, wala. Tuto lang. Para sa isa po kasi, mag-aaral na lang po tayo. Kaasay na po ng mga agenda. Six-year na po kasi. Okay na siya. So, pakitanggal po yung Lake of Fire. Tapos, itutuloy po po ba yung Lake of Fire? Oo, tapos na. Tuloy pa po ba yung Lake of Fire sa ano? Sa next? Next na lang po kasi... Tuloy. Open time. Tuloy. To be continued next month. Ito, bayag ako tanggalin dyan. Pero pwede mamaya pag-usapan natin. Okay, ngayon natin ituloy. Tanggalin natin sa listahan para makabanti naman yung iba. Ngayon, yung topic na rin pa, ngayon natin pag-usapan. Mamaya. Kulang ang oras eh. Yung topic muna ni Barbie Day, unyo. Brother George, pwede ituloy mamaya, pero huwag niyo tanggalin. Kasi marami pa maglalatag, mahaba ilalatag ko dyan. So huwag niyo tanggalin yung Lake of Fire. Meron akong gusto i-share, hindi ko na sinare na yun. Ayun po, huwag niyo muna alisin Lake of Fire. Ang alisin lang dyan yung what is the meaning of salvation, tapos yung number 8. Diyan lang muna kung maglalagay ng topic. Iangat niyo yung ano yung 7. Yan, okay na. Ayan po, may darig at pabuba o okay na po yan. Hindi, ano, yan pa rin daw kasi maraming magdalatag. Pulis ka. So yung pakilagay daw po. Pulis ka. Kaya niyan, kay partner Duel. So, okay na po ba yan? Okay na. 7 na po yung topics eh. Okay.